Boston Celtics laban sa Miami Heat, Game 7, win or go home. Uuwi na ba mga idol or tutuloy? First quarter kaganapan, Jason Tatum at Jaylen Brown, 6 quick points. Celtics, 9-1 run mga idol sa umpisa ng quarter na ito. Heat, hindi naman makayari ng basket. Hirap na naman sila sa umpisa ng laban na ito. Pero mga idol, ang Celtics, grabe naman sa gandang opensa. Ganda din ng kanilang depensa. Pinupush talaga nila ang pace at nagresulta nga ito ng early 13-point lead para sa kanila. Hirap ang Miami Heat players sa masikip na depensa ng Boston mga idol. Sa pangunguna nga yan neto ni Al Horford. Pero Gabe Vincent binuhay naman ang Heat matapos ang kanyang 4-point play na ibaba na sa single-digit lead na lamang ang lamang ng Boston. Pero bago matapos ang quarter mga idol ay pinatay din sila ng Celtics matapos gumawa ng 8-0 run. Up 15 points sa first quarter ang team ng Boston. At pagdating naman natin sa second quarter, more of the same mga idol. Great defense para nga sa Celtics. Dinagdagan pa nila ito ng maganda nilang opensa. Heat patuloy lang sa pag-i-struggle sa opensa. Kaya naman itong si Jimmy Butler mga idol, sinarili na ang responsibilidad pagdating sa scoring. Gumawa nga siya ng 10 points mga idol dito sa second quarter at tumulong na rin itong si Bam Adebayo. Pero Celtics mga idol hindi nang pahuli at bumawi nga sila ng kanilang dominant play most of the quarter. Pero with 2 minutes left mga idol, itong Miami Heat ay nagpakawalangan ng 10-0 run para idikit ang laban. Tinuloy-tuloy nga nila ito mga idol hanggang sa matapos at bumaba na nga sa 6 na lamang ang kalabangan na itong team ng Celtics. Itong si Jimmy Butler mga idol, 24 points na agad. Jason Tatum, 13 points. Start of the third quarter mga idol, Miami Heat unang bumanat sa Celtics pero nakabawi naman agad ang Boston. Binalik nga nila sa 13-point lead ang lamang nila. Grabe mga idol, solid na paglalaro ng Celtics. Kanilang pinagpatuloy dito sa quarter na ito. Pero mga idol, halfway sa kalagitnaan ng third quarter, gumawa nga ng 7-0 run ang team ng Miami Heat. At for the rest of the quarter ay nagbawian na nga lang ang dalawang team. Pero sa huli, nagbaon nga ng 7-point lead ang team ng Boston Celtics mga idol, heading to the fourth quarter. Fourth and final quarter mga idol, Miami Heat very active defensively sa start. Gumawa nga sila ng 4-0 run para maging 3 na lamang ang lamang ng Celtics. Very slow ang umpisa natin sa fourth sa dami ng foul. Pero Boston started to pick up ang pace mga idol. Inumpisa nila ito sa nilang magandang depensa. Slowly but surely ay pinapalaki nila ang lamang nila. Naging 12 points nga na naman ito mga idol with 6 minutes left. Tatum taking over para sa kanyang team. At sa mga huling minuto nga mga idol ay parang tapos na ang laban. Pero itong Miami Heat mga idol ay sumubok pa nga ng isang run at naging successful yon. 11-0 run with 1 minute left and 30 seconds of fourth quarter mga idol. Naging 2 na lang ang lamang netong Celtics with 30 seconds left. Sumugal nga itong si Jimmy Butler mga idol sa isang 3-pointer para nga bigyan ng kalamangan ang kanyang team na Miami Heat. Pero unfortunately mga idol, namintis niya nga ang 3-pointer na yon. At matapos nga nun ay hindi na nakashoot ang team ng Miami Heat. Final score natin mga idol, 100-96. Jason Tatum, 26 points, 10 rebounds and 6 assists. Great all-around game mga idol. Tapos nirepresent niya pa itong si Kobe. Jaylen Brown, 24 points on 53% shooting. Marcus Smart, 24 points, 9 rebounds, 5 assists at 2 steal. Para naman sa Miami Heat mga idol, Jimmy Butler naglaro buong game, 48 minutes, 35 points ang iniscore, 9 rebounds. At naman si Bam Adebayo ay merong 25 points, 11 rebounds and 4 assists. Sa laban ng ito mga idol, pinatunayan ng team ng Boston Celtics that defense wins a championship. First quarter pa nga lang mga idol, sobrang tight na ng kanilang depensa at hanggang sa fourth quarter ay ginawa nila ito. Yan naman silang naging Eastern Conference Champions. The stage is set mga idol, Golden State Warriors against the Boston Celtics sa Friday. At yan nga lamang din muna mga idol para sa update natin sa laban na ito. Maraming salamat sa inyong panonood.